Sa Arayat, Pampanga, sa Tela Payong, si kapatid na Carol Santiago, isang iglesia ni Cristo ni Manalo. Kapatid na Carol, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Eddie. Tatanong ko lang po kung halimbawa po yung mga nagkakasakit ng depression, minsan po may mga nagtitiwakal. Maliligtas po ba yung mga ganun? Kasi syempre po, sakit po yun. Minsan hindi po nila nakakayanin yung problema na pupunta dun sa pagpapakamatay. Maliligtas po ba yung mga ganun tao na ginawa nila sa sarili nila? Tapos yung pangalawa po, Sige po, kapatid. Hello po. Opo, sige po. At saka, tatanong ko po kung ano po yung ibig sabihin ng nangyari po sa akin kasi po sinilang po ako sa Katoliko na kapag-asawa po ako ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ko po naramdaman ni minsan sa buong buhay ko yung ganitong simula po nung napakinggan ko po si Brother Eli, parang hindi na po buo yung araw ko na hindi ko naririnig yung mga aral niya. Bigla na lang pong na yung parang gustong-gusto ko pong nakikinig sa kanya. Tapos hindi ko po yung parang hinahanap ko po noon sa dalawang relihiyon na iniwan ko. Sa kanya ko po na nakikita at parang may yung sinasabi niya pong nasa. Ano po kaya yung ibig sabihin yun na tinatawag po ba ako ng Diyos sa nangyayari po ganyan sa akin. Kasi po, inaamin ko po, nung nag-iglesia po ako sa mama ko sa reliyon ng asawa ko, kumbaga, hindi po ano sa loob ko, hindi po ganito yung naramdaman ko noon. Yun lamang po. Salamat po. Salamat din sa iyo, kapatid na Carol. No? Tawag ng Diyos yan, kapatid. Kasi, hindi naman tao nakakagawa noong magkaroon ka ng pagnanasa na yakapin ang katotohanan. Ano? Gawa ng Diyos yun eh. Kaya tawag ng Diyos yan. Sa 2:13 ng Epeso, pakinggan mo kapatid. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ayon, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang sabi sa Kapampangan dyan, uling in Diyos, yaing darapat ke kayo bang magnasa at dapat dikil king ke ang minamaya. Kaya gawa ng Diyos yon para magkaroon ka ng nasang makinig, nasang mag-aral, sumampalataya, gawa ng Diyos yun, tawag ng Diyos yun. Ikalawang Tesalonica 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang... Ang pagtawag ng Diyos, kapatid, sa pamamagitan ng aral ng Ebanghelyo, hindi dahil sa pag-aasawa. Pagka magre-relihiyon ka dahil sa pag-aasawa lang, mali agad yun. Hindi ka makakakita ng kapayapaan. Pagka nagre-relihiyon ka, tinanggap mo isang relihiyon dahil yung gusto mo mapangasawa, ay nako, mali yan, paraan na yan. Ang mabait na asawa nang gagaling sa Panginoon, 19:14 ng Kawikaan. Bahay at kayamanan, minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Eh kaya, hindi ko naman sinasabing masama yung asawa mo, no? Pero pagka ang pagre-relihiyon mo, dala nung pag-aasawa, lumalabas na sanang laman ang nagdala sa iyo sa relihiyon. Ngayon, dito wala ka namang magugustuhan.
no? Wala ka namang interest na anumang panlaman, hindi naman namin kilala, hindi ka naman namin nabigyan kahit 5. Pero bakit nagnanasa ka na makinig at maanib? Kasi tawag nga ng Diyos yun. Sabi ng Biblia, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Yung ebanghelyo, pag narinig mo at sinampalatayanan mo, tawag ng Diyos yun. It is God's calling. Ngayon, ang masasabi ko, kapatid, ano? Yung tinatanong mong depression, yung sakit ng depression, sakit ng hindi Kristiyano yun. Ang Kristiyano kasi hindi dapat magkaroon ng depression eh. Kasi meron silang tiwala sa Diyos at kay Kristo. Sa Filipos 4:6-7, hindi pwedeng magka-depression ang isang Kristiyanong naniniwala kay Kristo at sa Diyos eh. Basahin natin to, kapatid na Daniel. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagka may tiwala ka sa Diyos, yung kanyang kapayapaan, the peace of God, will keep your minds and hearts in Christ Jesus. Iingatan ng Diyos yung isip mo, puso mo. Hindi sasagi sa'yo yung pagpapakamatay o suicide. Hindi. Kasi iniingatan ka nung kapayapaan ng Diyos dahil nagtitiwala ka sa Kanya eh. Kaya sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yung kabalisahan kasi, marami yan eh. Ako, naranasan ko yan sa buhay ko bago ako napunta rito sa Brazil. Ang ginawang pag-uusig sa akin ng iglesia ni Manalo, napakatindi. Hanggang 2:00 ng madaling araw, mga iglesia ni Manalo, papaligiran yung aming lugar sa Apalit. May kasamang mga NBI. Pakatapos meron silang mga grenade launcher. Yung mga babaeng bauro na kinukup-kup namin. At saka yung mga nandoong nakatira, naliligalig sila. At yung mga kapatid na nagmamalasakit sa akin, pupuntahan ako dun sa aking kwarto, nakapaligid sila sa akin, baka ikaw makapasok sila, damputin ka, kapatid na Eli, sabi nila sa akin. Ayan o, noong 2002, 3:19 ng madaling araw, pumunta yung mga NBI kasama yung ministro ni Manalo at mahigit na 500 miyembro nila, ikot ng ikot doon sa aming compound, nakaligalig. Minsan, pumasok naman kasama pa yung mayor sa Apalit, pinagsisira yung aming mga kwarto, mga tawag doon, yung mga padlock, pinaggigiba yung mga ano, naghahanap siguro ng ebidensya para kami ay makasuhan. Pagkatapos, kinasuhan ako ng iglesia ni Manalo na merong halos 20 mga kaso. Nung mga panahon na yon, kapatid, parang meron akong anxiety, parang meron akong, hindi ko alam nararamdaman ko. Kasi sabi ng aking abogado, si attorney, dating solicitor general, si attorney Frank Chavez, Eli, mag-iingat ka, sabi ni Frank Chavez. Mag-iingat ka, meron ako ikang mga intelligence report na gusto kanilang makuha. Kaya kung ano-anong mga kaso ang ipinapa. Biro mo, ang kaso libel lang, ano, libel lang. Ang sasalakay na NBI may grenade launcher. Libel lang ang kaso. Hindi naman masyadong malaki ang piyansa nun. Nagpiyansa lang ako ng 2,000 mahigit eh.
ang pumasok, ang pumupunta sa compound namin eh, parang tinatakot kami. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, maano ka eh, magkakaroon ka ng anxiety. Doon mga panahon na yon, mga 2002, 2003, 2004, hanggang noong sinabi na sa akin ni Attorney Frank Chavez, umalis ka na muna sa bansa, sabi niya. Tapos kausap ko yung dalawang kaibigan niya na judge na nag-a-analyze nung kaso. Alis ka na muna, Mr. Soriano, sabi nung isang judge. Lumabas ka na muna, magpaalam ka sa korte. Nagpaalam naman ako. Umalis muna ako ng Pilipinas. Punta ako sa Hong Kong, punta ako sa Singapore, punta ako sa Macau, punta kung saan-saan para makapangaral ako. Ayoko naman kasi na hindi ako nangangaral eh. Hanggang nakarating na kami ng Brazil. Nung mga panahon na yon, kapatid, marami akong sinalungang parang mga alalahanin. Iniwang ko yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Nakarating ako sa isang bansa na hindi ko naman alam ang wika. Na parang pagka nandoon ka sa immigration, para kang inaano, isinasalang sa matinding ano tawag doon, interrogation. Biro mo, pagdating ko sa London, dalawang oras akong nakatayo doon na ako'y inaano nung immigration officer. Bakit daw ako pupunta sa London? Bakit daw hindi ako sa hotel tutuloy? May pera raw ba ako? Yun, mga ganon. Parang humiliation. Noong mga panahon na yun, ang bigat-bigat ng loob ko, kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian, sabi niya. Laksan niyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Sabi ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos na lagpasan ko lahat yung panggigipit ng iglesia ni Manalo at pati ng gobyerno ng Pilipinas. Kasabwat nila ang gobyerno noon. Pati sa MTRCB, ayaw akong palabasin sa telebisyon. Ang programa ko pinipigil. Sumasagot lang naman ako sa kung ano-anong paratang at atake sa akin. Pag sumagot ako, ilalibel na ako. Papatigilin ang programa ko. Malakas kasi sila sa gobyerno noon. Pati yung sa MTRCB, eh malakas sila dun sa kay, ano pangalan ng babae na yon? Si La Guardia. Malakas sila, biro mo. Patitigilin ang programa ko. Hindi ako makakapag-programa sa telebisyon. Eh sabi ng human rights, mali raw yan. Naalis ka ng karapatan ng freedom of speech. Mali yan, sabi ng human rights. Nanalo ako eh sa kaso sa human rights. Kaya lang, walang nangyari kasi malakas sila sa gobyerno. Ganon, kapatid. Huwag kayong mag-iisip ng magpapakamatay. Mga kapatid, ang hirap na dinaanan ko sa buhay. Napakarami sa pangangaral ko ng aral ng Panginoong Jesus. Napakarami kong kaapihan na nararamdaman sa mga tao, pati sa gobyerno. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ngayon, salamat sa Diyos. Hindi na nila ako maaaring basta-basta pirwisyuhin. Nasa ilalim na ako ng proteksyon ng gobyerno ng Brazil. Salamat sa Diyos. Eh kung magpapakamatay ako, eh wala nang mangyayari. Kaya ako hindi ko naiisip kahit kailan magpakamatay. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Carol, maliligtas ba yun? Halimbawa, dahil sa depression, nagkasakit sa isip, nagpakamatay, maliligtas ba yun? Ayoko silang hatulan, kapatid. Kasi kung wala naman silang alam na aral ng Diyos, ay ano, hindi nila alam ang aral, ang Diyos na bahalang humatol sa kanila. Sa 5,
13 ng unang Korinto, ganito nakasulat doon, kapatid na Carol. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Ipagpasa Diyos natin, hindi kasi natin alam kung ano yung nararamdaman nila, ano, kaya sila nagpakamatay, kung ano nasa kaisipan nila, nasa puso nila. Ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Baka sakali, kaawaan pa sila ng Diyos dahil nakikita naman ng Diyos ang... Kasi nga mayroong mga tao, hinahatulan niya yung sarili niya, kaya nagpapakamatay na siya. Pero may babasahin ako sa yung sitas, kapatid na Carol. Ano? Doon sa unang Juan 3:20, pakinggan mo itong mabuti. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam mo, kapatid na Carol, kuminsan, pagka hinahatulan mo na yung sarili mo, parang doon ang punto na nagpapakamatay na, wala nang pag-asa, tumatalo na sa building. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung hinahatulan natin ang ating puso, ang Diyos lalong dakila kaysa ating puso. Umasa tayo sa Diyos. At sabi niya ang Biblia, nalalaman kasi ng Diyos ang lahat ng bagay. So ang Diyos ang nakakaalam na lahat ng bagay doon sa mga nagpakamatay dahil sa anxiety, depression. Ang Diyos na ang makakahatol sa kanila. Ako ayokong makialam doon, kapatid. Pero masasabi ko, masama talaga yung magpakamatay. Masama yun. Yun ang ginawa ni Judas Iscariote. Kaya siya napahamak eh. Nagpakamatay siya. Baka kung hindi nga nagpakamatay yun, baka mapatawad pa yun eh. Pero tinawag siya ng Panginoong Jesucristo, anak ng kapahamakan, son of perdition. Dahil nga, hindi, nagpakamatay siya eh. Naisip ko nga, baka yun eh, kung hindi nagpakamatay, maligtas pa yun eh, maging dapat pa eh. Bakit? Eh si Pedro rin naman, di ba? Apostol din si Pedro. Idininay niya si Kristo, 3 beses niya idininay eh. Halos pareho lang sila ni Judas eh. Pero si Pedro nagsisi, naging dapat siya sa Diyos. Si Judas, ba't hindi naging dapat? Nagpakamatay kasi eh. Kaya yung mga nagtatangka magpakamatay, wag, matitiis nyo yan. Ah, may sakit pa ako, may asma ako mula sa pagkapata. Mula sa pagkapangan ako, may asma na ako eh. Awa ng Diyos, natitiis ko, mga kapatid, mga kababayan. Iba yung mayroong kang inaasahang Diyos sa buhay, hindi kanya papabayaan. Paggipit na gipit ka na, sasaklolo siya. Pag inaapi ka ng masyado, sasaklolo siya. Salamat sa Diyos. Sana naintindihan mo yung sagot ko sa iyo, kapatid na Carol. Maraming salamat po, Brother Eli. Actually po, pati po yung asawa ko, hindi na po siya nag sa INC. Mas gusto na niya po dito sa programa yung nakikinig. Matagal na po kami hindi sumasama sa INC. At aalis na rin po kami doon. Balak po namin umanib sa... Salamat. Iglesia ng Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Carol. Isasama ko kayo sa aking mga panalangin na sana kayong mag-asawa ay gabayan ng Diyos sa inyong gagawing desisyon.